So ayan, welcome back ulit sa ating YouTube channel, Julian. At syempre mga boss, so for this video, syempre mag-share na naman tayo ng isang tutorial video para sa ating mga kapwa construction worker, especially sa mga beginners mga boss. So sa video na ito mga boss, simple lang yung tuturo natin sa inyo kung paano ang pag-install ng isang hamba, ng isang wooden jams o ng isang kahoy na hamba. Ito mga boss, napakabilis lang yung gagawin natin tutorial video dito. Ilang step lang yung gagawin natin para makapagkabit ng isang hamba. So tara, mga boss, tumahayan nyo ako at samahan nyo ako sa video na to. So ito, nandito na yung ating hamba. So nakikita nyo yung ikakabit natin na hamba. And then ito naman yung ating pagkakabitan. So bago tayo magkabit mga boss, so reminder lang natin sa mga mason, karpintero. So dapat yung ating butas na lalagyan ng hamba ay nakaprepare para sa pagkakabit ng hamba. Unang-una mga bossing, halimbawa for example, yung isang hamba na ikakabit natin, sabihin natin 80 cm. So kinakailangan mga bossing, yung opening ng mga hollow blocks natin, kinakailangan meron tayong allowance na 20 to 30 cm. So kung 80 cm ikakabit natin, kailangan natin ng 1 meter to 110 cm. At kinakailangan, huwag niyong kakalimutan yung mga dowel. So habang nagbuhos pa lang kayo ng ating poste, nagasintada ng hollow blocks, kinakailangan lagi tayong may palabis ng mga dowel, yung bakal. Ang kahalagahan kasi niyan, diyan kasi natin ikakapit o mga spike na pako na nilagay natin doon sa isang hamba. So para mas maging matibay yung pag-install ng hamba natin. So may iwasan natin yung tinatawag na pagka-crack nung hamba. At saka syempre yung pagkakapa, kasi yung hamba mga bossing, kahit kahoy ang kumakapak din yan, nagkakrack yan kapag hindi maayos yung pag-install natin at hindi nakapreparado yung ating mga dapat gawin bago tayo magkabit ng hamba. Bali yung unang step na gagawin natin mga bossing sa pag-install ng hamba, syempre kailangan natin ng elevation. So yung elevation natin, ito yung level ng overhead ng hamba. So kinakailangan may tama natin kung gaano kataas yung ating hamba. So kaya importante mga bossing, kapag gumagawa tayo ng bahay, kinakailangan lagi tayong may elevation. So bali dito yung pinaka-elevation namin mga boss, ito mismong flooring na to, yung nakikita nyo. And then ngayon, para makuha natin yung tamang height itong hamba natin, mula dito sa floor line, aangat tayo ng 215 cm. So yun lagi ang tatandaan ninyo mga boss. So 215 cm yung kinakailangan nating iangat galing dun sa floor line. So kaya naging 215 cm. So kinakailangan mapinish natin itong ating overhead ng hamba ng 210 cm galing sa finish tiles, hanggang 211 cm galing sa finish tiles. And then yung natitira kasing 2 inches or 4 cm, yun naman mga bossing yung allowance natin para sa ating tiling work. So yung level natin na 1 meter na galing dun sa 215 cm na ibinaba natin, nilipat lang natin dito sa labas dahil yung hamba natin mga boss dito sa labas naka-plus. So ang ginawa natin, paglipat natin dito sa labas, nagpako tayo, nilagyan natin ng tanse at nilevel din natin dun sa kabilang side. Ngayon naman, itong hamba, yung sinukat natin na 1 meter na binaba natin, eto na yun, i-eskwalahan natin. At ito yung itatama natin sa tanse. So bali magkabilang side mga bossing, may sukat yan. Yan yung pagtatamain ngayon natin sa tanse. And then sa napapansin niyo mga boss, yung pagkabit ko ng hamba, eto mga bossing, nilagyan ko na agad ng kahoy yan, na nakadikit na sa kanya, nakasama na yan mga boss. Oh. Ayan, pinako natin baba, tsaka sa taas. Ngayon, itatapa lang natin yan na gano'n, no? Ibubunggo lang natin doon sa palitada. Ngayon naman mga bossing, ang remind ko lang sa inyo, basta pagdating sa mga alam nyong may hamba, ihulog nyo ng mabuti, ng ayos, itong ating mga plastering kung tayo ay susunod sa palitada. Nang sa ganun, hindi mawala sa hulog itong ating hamba. Ngayon naman, kung sa tingin nyo, kung sakaling wala sa hulog itong ating mga plastering mga bossing, itatama nyo naman ng mabuti sa hulog itong ating hamba. Huwag nyo nga hayaan na susunod dyan sa plastering na wala sa hulog dahil magkakaproblema tayo oras na ikabit natin yung pintuan. So naandyan na nga yung sisikip, tabingi, pilipit. So yan yung mga nagiging problema mga boss. Ano? Minsan yung pinto, awas na dun sa hamba kasi pilipit at wala sa hulog yung ating mga plastering. At saka yung gaya nung sabi ko mga bossing kanina, doon sa opening natin, kinakailangan natin ng pinakamababa ay 20 cm ang dagdag na opening. Kung 80,
centimeter ang ating hamba, gawin natin 1 meter to 110 centimeter. Dahil meron pa tayong mga bossing na kahoy. Pangalawa, meron tayong mga spike. At pangatlo, dapat may allowance tayo, sapat na allowance para malagyan natin ng halo yan. So kinakailangan yung kapal ng halo, eh tamang-tama lang. Huwag naman sobrang laki, huwag din namang sobrang nipis lang. So yung katamtama lang, at syempre yung preparation natin ng mga bakal. Ayan. So itong bakal na to, itong pako natin na yan, itatali natin yan mamaya dun sa mga bakal na yan. Nang sa ganun mga bossing ay mas maging matibay yung installation ng ating hamba. Mga boss, so yan, ipapakita ko sa inyo yung pinakamabilis na step ng pagkakabit ng hamba. So bago natin ikabit itong hamba natin, siguraduhin lang natin mga boss na meron na siyang kahoy dun sa ibabaw at sa baba. So bali yung kahoy na kinabit natin dun sa hamba, mga boss, kinakailangan nakalapat ng mabuti sa hamba. Huwag nakakawang. Tapos may mga abang na yan na mga concrete nail. Ipapakita natin sa inyo. Ayan. So yan, may mga pako na yan. At syempre, prepare na rin natin yung ating level, yung ating tanse. Nakukuha na natin ng level na meron naman tayong marking dito sa hamba na itatama natin mamaya doon sa tanse na kinabit natin. Yan. So ito, kita nyo mga boss, basic na basic lang pagkakabit nito. So yun, nakakasana mga boss, yung hamba. Gagawin natin, itatama lang natin sa tanse yung ating marking na nandun sa hamba. Pagkatapos nun, ipapako na natin yung mga concrete nails. Pakatama na yung ating marking na guhit dun sa ating tanse. So dapat magkabilang side, ganun din. Ayan. And then lagyan nyo na lang ng kalso sa ilalim kung kinakailangan itaas. Pero kung kinakailangan bawasan yung hamba natin, bawasan natin. So yun, halimbawa, levelado na mga boss yan. Do-double check pa rin natin yan sa hulog. Kung nasa hulog ba siya kahit siya ay levelado. Siyempre mga boss, pag tinama kasi natin sa level, yung hamba natin, automatic magiging nasa hulog yan. Dahil ito kasing hamba natin, ipinipix natin yan na naka-eskwala. So parang isang buo lang na square yan, kapag tumama sa level, automatic nakatama na sa hulog. Dahil nga, isang buo sila. So dikit-dikit yung mga hamba. So once na may ginalaw ka isang parte, gagalaw din lahat. At so yan mga boss, so hulugan natin gamit itong hulog, ayan. And then, ang huhulugan natin mga boss, yung pinakabasyada. So wag tayong huhulog dito sa walang basyada, yung pinakabasyada, dahil doon tayo maglalagay ng pintuan. Boss, so naitama na natin sa hulog na paganito, itong ating hamba. So hindi lang magkabilang dulo mga boss, hindi lang baba, tsaka ibabaw yung huhulugan nyo. Kung maaari, pati itong gitna. Kasi minsan mga boss, hindi naman kasi nape-perfect ng gumagawa ng hamba na tuwid talaga yan. Minsan bumabaloktot yan. Kahit sabihin natin na tama sa sukat yung ating mga brace, eh minsan bumabaloktot yan. So mas maganda mga boss, pati yung gitna, hulugan natin. Kung maaari siyang kalusuhan, kalusuhan natin. Nang sa ganun mga boss, eh tuwid yung ating hamba. So hindi rin tayo, para hindi rin tayo mahirapan na magkapit ng pinto, hindi na halos tayo magkakatam or magpe-penier. And then ngayon naman, ito namang side na ito, huhulugan natin. Yan, gaya ng sabi ko, naka-plus lang tayo mga boss sa palitada. Ayan. Yung hamba natin, pantay lang sa palitada. Itong palitada naman natin, nasa hulog yan. Pero syempre, gaya ng sabi ko mga boss, i-double check pa rin natin itong ating hamba kung talagang nasa hulog. Magkabilang side mga boss ang ating i-check. Hindi lang ito, pati rin yung kabila. Kasi pag halimbawa, wala sa hulog yung palitada, ito, tinama natin sa hulog, tapos yung kabila, hindi. Ando na mga boss yung tinatawag na pagtilipit ng hamba. At so yan na mga boss. Eto na. Okay na. Naitama na natin sa hulog itong ating hamba. At na-double check na rin natin na tama yan sa level. At okay naman yung ating plastering mga bossing. Ano, nagkaroon lang tayo ng konting-konting adjustment lang. Halos mga 1/8 yung naging diferensya. Pero walang problema yun mga bossing. And then, pagkatapos niyan mga boss, gagawin natin yung mga abang na bakal natin. Itong inabang natin na mga spike na pako, so kinakailangan ay itali natin doon sa mga bakal, sa mga dowel na inabang natin. So yeah, para mas maging matibay yung ating hamba, so lahat ng bakal. Tsaka itong spike mga bossing, ano, paalala ko lang sa inyo, kapag ang isang hamba ay mas mabigat, kinakailangan natin ng mas maraming spike. So kung magaan lang yan, hindi naman natin kailangan ng ganun karamihang spike. So ang kaimportantihan nito, kaalagahan nito mga bossing, syempre isa rin itong nakakatulong para tumibay yung ating mga hamba.
Siyempre, yan yung magkoconnect between, English yun mga bossing, between sa semento at saka sa kahoy. Itong mga spike na yan. Tapos, gagawin natin, lalagyan pa natin yan ng mga extra bracing katulad nito. Lalagyan natin yan sa baba ng 2x2, papako natin ng concrete nail yan, para itong hamba natin, sisibatan natin ng pako doon. Tsaka doon, para makasigurado tayo na hindi yan magbabago. Hindi yan ituturak ng halo once na ito ay lagyan natin ng halo. And then, pati sa gitna, lagyan natin. Kung maaari, pati dito sa labas na to, lagyan din natin. Para makasigurado tayong matibay. Pagkatapos, mga bossing, dito, lalagyan natin to ng plywood. Harangan natin ng plywood dyan. Kahit anong plywood, bahala kayo sa buhay nyo. Basta harangan natin ng plywood para pag pinaltukan natin ng halo, mabilis natin yang mapupuno. At so yun mga boss, so ipapakita natin sa inyo yung ating pool setup ng ating hamba. So ganito lang. And then tingnan natin dito sa kabilang side. Ayan. So ganyan lang mga boss. Yung ating pagkakabit at pag prepare ng ating door jam. So napaka-basic lang 'di ba mga boss? Yung ganun lamang kadaling ikabit ang isang hamba. So ang iiwasan nyo lang palagi mga boss, kailangan laging nasa hulog at iiwasan yung pumilipit yung mga hamba natin. Yun lang naman yung dalawang problema na kalimitang na-encounter natin sa pagkakabit ng hamba. So yun na nga mga boss, so natapos na nga natin yung ating installation ng ating hamba. So kung nagustuhan mo mga boss yung ating ginawang tutorial video at natuwa ka naman, so makikipalo naman ng ating Facebook page, July M. At syempre mga boss, makikisubscribe na rin ng ating YouTube channel, July M's. So, yan. Para huwag nyo pating kalimutan na pindutin yung ating notification bell. So, para lagi kayong updated sa mga bawat video na aking ina-upload. At syempre, pakalike na rin po mga boss. Pwede nyo rin i-share yung ating mga videos kung nagugustuhan nyo mga boss. At syempre, mga bossing, dahil dumating na yung ating pinakahihintay na ito, yung ating Spanish stainless gutter, ito naman yung gagawa natin ng tutorial. So, mag-share naman ako mga bossing sa inyo kung paano magkanto ng isang Spanish gutter. Ang gagawin natin tutorial mga bossing dito, flashing gutter to gutter, yung ating gagawin tutorial video. So abangan nyo mga boss at sigurado may matututunan kayo dito.